Kumusta at maligayang pagbabalik, this is Mangani May at sa videong ito ay sisimulan na nating i-review ang unang parte ng Chapter 88. Another day na naman tayo sa panibagong review ng Tagalog Pensura at huwag nyo din kalimutang i-follow ang aking dalawang space sa Bilibili para sa mga content na ganito at sa mga future content natin sa Second Space. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa, let's go! Hattori ja ne yo baka! Omae no gun wa tsubushita zo, tsugi wa omae no ban nan da yo. Konting recap muna mga kaibigan, sa nakaraang chapter ay nakabalik na ang hari ng Falmouth, ngunit kakaiba na ang physical appearance nito. Kaya naman doon din ay piniliwanag ni Raizen ang kanilang pagkatalo sa digmaan at magkakaroon lamang ng peace treaty kung susunod sila sa tatlong choices na binigay ni Diablo. Kaya naman sa pagre-report ni Diablo kay Rimuru ay sadyang nakakamanga ang nangyari dahil nagagawa ni Diablo ang nasa kanilang plano. At sa pagpapatuloy kung saan ang huling eksena ay nalaman ni Rimuru kung bakit nalaman ni Diablo ang kanyang pagdating dahil sa intel na binigay ni Veldora. Nasilayan pala ng hari ng Falmouth habang nasa iba siyang kaanyuan ang kapayapaan sa Tempest Nation kung kaya't sa kanyang isipan ay hindi na masamang magpasakop dito, subalit alam niya din na hindi papayag ang mga nobles doon. Nag-uusapan ng mga nobles kung magbabayad na lamang ba sila dahil katumbas raw iyon ang 20% ng kanilang taxes. Nagsalita naman ang hari ng Falmouth na kung maaari ay pakinggan muna siya ng mga ito dahil sa sila nga ay natalo sa digmaan dahil sa kanyang pansariling interes lamang at hindi para sa kanilang nasasakupan. Nagsalita naman si Edward na siyang biological brother ng Hari na tatanggap na lamang daw ba na pagkatalo ang ma-pride nilang Hari. Seryosong tugon naman ng Hari na aanhin pa raw nila ang pride dahil wala raw yung silbi sa harap ng Storm Dragon na si Veldora. Alam naman daw ng Hari na nalaman na ng lahat ang nangyari sa kanyang itsura pagbalik niya galing digmaan at gusto pa raw ba nila itong maranasan. Hindi raw mapagtatanggol ng karangalan at pride ang mga tao, ngunit naiintindihan niya rin na bilang nobles ay hindi papayag ang mga ito na magpasakop sa mga halimaw. Kung kaya't dalawa na lamang mga pagpipilian nila kung hindi magbayad or magpatuloy na lamang sa digmaan. Nagtataka ang mga nobles sa pinapakita ng hari dahil tila ba nawala na yung dating sakim na hari na kanilang kilala. Bigla naman pumasok ang isang gwardiya at sinabing importanteng malaman nila ang pagbabago sa impluensya ng mga demon lords at ayon dito ay namatay na ang demon lord na si Clayman at si Beastmaster at Sky Queen demon lord ay bumaba na sa kanilang pwesto at sumailalim sa pamamahala ni Milim the Destroyer kung kaya't ang 10 demon lords ay naging 8 na lamang at tinatawag na sila ngayon na Octagram. Napatanong naman si Lord Mueller kung sino ang isang nadagdag na demon lord at wika ng gwardiya ay dahil sa pagkatalo ni Clayman sa isang slime ay binansagan nitong The Rising Star Rimuru Tempest at sa pagkakarinig ng mga nobles sa pangalan ni Rimuru ay sobrang ikinagulat nila ito. Kaya naman doon din ay binaba ng hari ang kanyang korona at sinabing kahit hindi na nila isipin ng Storm Dragon, ang isang demon lord na si Rimuru ay hindi nila pwedeng maliitin. Dagdag pa nito ay magbabayad sila ng danyos at bababa na siya sa pwesto at ipinapasa niya na ang pagiging hari sa kanyang kapatid. Wika naman ni Edward ay kailangan muna nilang pakinggan ang opinion ng marami at kung wala namang kukontra doon ay tatanggapin niya ang pagiging hari. Ngunit sa kanyang isipan ay ikalma muna niya ang sarili at huwag muna siyang magpakasaya. Sa isip naman ni Raizen ay umaayon ang sitwasyon sa kanilang plano. Sa kabilang dako naman ay nakabalik na sila Shuna sa Tempest Nation at masaya naman si Rimuru doon ngunit mukhang nabigla ito sa naging kasama nila Shuna kahit nasabi naman na ito sa kanilang report. Makikita kasi natin mga kaibigan na kasama pala sila Adalman ang pinakamalakas sa Five Fingers ni Clayman at manghang-manga sila nung makita niya si Rimuru. Utos naman ni Rimuru na dalhin muna sila Adalman sa kuweba kasama ang mga kampon nito dahil kapag tumagal pa sila sa sikat ng araw ay baka mawala sila sa sarili. Kaya naman si Zoe ay ginaid na sila Adalman sa kuweba at inahanap naman ni Rimuru si Hakuro. Wika naman ni Shuna ay pinaiwan muna ito sa kastilyo ni Clayman upang mag-imbestiga pa kasama si Guild at susunduin niya na kapag tapos na ang mga ito. Bumalik na din si Binimaru sa Tempest Nation at wika nito ay napagdesisyonan nila na kupkupin muna ang mamamayan ng Yurazanya dahil sa nawasak nga ang kanilang lugar ng Demon Lord na si Milim. Dagdag pa nito ay isasama na din nila ang mga pesong sundalo ni Clayman at kung makakita sila ng isang bakanting village ay doon na lamang nila ito patitirahin at karamihan naman daw ng mga preso ay ino-organize ni Geld. Wika naman ni Rimuru ay makakatulong ng mga presong iyon upang mapabilis ang reconstruction sa lugar ng dating Demon Lord na si Carrion. Subalit maaaring may mga preso na may sama ang loob sa kanila at mag-umpisa ng kaguluhan. Subalit pangiting wika naman ni Benimaru ay nagpakita siya ng kaunting demonstration at napasabi naman si Rimuru sa kanyang isip na syempre naman daw at susunod ang mga preso sa nilalang na tinapos ng mabilisan ng isang Caribiris. Sa isip muli ni Rimuru na sobrang maaasahan daw ang kanyang mga kasamahan kung kaya't ang pangarap niyang mamahala ngunit hindi maghari ay malapit ng maging totoo. Pagkalipas ng ilang araw ay dumating na rin si Diablo, dala ang partial payment na 1,500 stellar gold coins at sinabi nito na karamihan ng dala niya ay galing mismo sa private asset ng dating hari na si Edmalice.
Ayon kay King Geysel na siyang gumawa ng stellar gold coins ay may 10,000 lamang na umiikot ito sa buong mundo, sapagkat ang paggawa pala ng stellar gold coin ay umaabot ng isang buwan ang isang piraso. Tanong naman ni Rimuru ay matutuloy ba ang digmaan sa loob ng Falmouth ayon sa kanilang plano, at wika naman ni Diablo ay oo daw, sapagkat hindi raw itotolerate ng bagong hari na si Edward ang ganong klase ng utang. Ano naman daw ang nangyari sa dating hari, wika ni Rimuru. Tugon naman ni Diablo ay pagkatapos bumaba nito sa pwesto ay nanirahan na lamang ito sa isang maliit na lugar sa dulo ng kanilang bansa. Sigurado raw na sisisihin ni Edward ang dating hari kung kaya't magkakaroon ng labanan, at doon naman papasok ang role ni Champion Yum. Sa isip naman ni Rimuru na talagang demon talaga si Diablo, sapagkat napakagaling nito magmanipula ng mga tao, kaya sinabi nito kay Diablo na siya na ang bahala sa Kingdom of Falmouth at siguro din na walang masasaktan na tao. Paalala naman ni Rimuru kay Diablo na huwag maging kampante kahit walang butas ang kanilang plano, at doon ay naalala ni Diablo na tinatawag ng Western Church si Rehem, dahil sigurado raw siya na gustong marinig nito ang detalye mula kay Rehem tungkol sa nangyaring digmaan sa pagitan ng Tempest at Falmouth. Wika naman ni Rimuru ay malaki ang galit ng Western Church kay Beldora, at kung hahayaan nilang marinig ng mga ito ang kwento ay mahahalata nilang planado ang mga pangyayari. Mungkahi naman ni Diablo ay mas mainam na hayaan nilang ipatawag si Rehem upang malaman nila ang magiging reaksyon ng Western Church. Wika naman ni Rimuru ay may point si Diablo, at napaisip itong muli na ang pananalig ng Western Church na hindi tanggapin ng mga halimaw isang problema. Subalit hindi naman niya daw ipipilit sa mga ito na kalimutan na lamang iyon, ngunit hindi rin daw siya papayag na ipilit din ang kanilang pananalig. Pero naniniwala daw siya na may paraan upang sila ay magkasundo, kung kaya't pinakuha niya kay Shion ang crystal ball na nagmula kay Clayman, at magpapadala daw siya ng mensahe kay Rehem. Sa ilang araw na lumipas pagkatapos mag-usap ni Rimuru at Diablo, ay dumating na din si Gabiru kasama ang Beastman at mga naging preso. Kinompliment ni Rimuru si Gabiru sa magandang pinakita nito sa nakaraang laban, at tugon naman ni Gabiru ay malayo pa ang kanyang tatahakin dahil mas malakas pa din si Midley Dono ng isang Dragon Youth. Na-report na pala ni Binnie Maru ang tungkol kay Midley, at malamang nga raw ay malakas ito dahil ka-sparring partner nga nito si Demon Lord Milim. Bigla namang naalala ni Gabiru ang pinabibigay na sulat ni Milim para kay Rimuru, at ayon sa sulat ay sa susunod raw na pupunta siya sa Tempest Nation ay isasama niya ang mga taong nagmamahal sa kanya, at pakituruan daw ang mga ito ng tunay na pagluluto, at seryoso raw siya sa request niya na yun. Tanong naman ni Rimuru kay Gabiru ay nire-request daw ba ni Milim na i-improve ang pagluluto ng kanyang mga chef dahil hindi maganda magluto ang mga ito? Wika naman ni Gabiru ay nagkakamali daw si Rimuru dahil mukhang wala talagang chef ang bansa ni Milim. Tumulong raw sila Gabiru na maglinis pagkatapos ng laban, ngunit hindi niya nakita magluto ang mga tauhan ng Demon Lord Milim. Pagkos ay hindi naman nagkakaiba ang panlasa ng mga Dragon Youth sa mga tao, at nakita niya rin na kumakain ng hilaw ang mga ito. Wika naman ni Rimuru ay hindi raw cooking skills ang problema, kundi wala talagang konsepto ng pagluluto ang lugar ni Milim. Tugon namang muli ni Gabiru ay narinig niya din na ang pagkaing binibigay kay Demon Lord Milim ay hilaw din, kung kaya't napagtanto ni Rimuru kung bakit excited lagi si Milim sa kanilang pagkain. Kaya naman maghahanda raw sila ng salo-salo sa mga ito, yung tipong hindi nila malilimutan sa kanilang buhay. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ni Gabiru, at gaya ng dati ay manghang-mangha talaga ang kanyang mga kasamaan sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Gabiru kay Rimuru upang tumungo na sa kuweba, at wika naman sa kanya ni Rimuru ay meron siyang mga kakasama na kakaibang skeleton sa kuweba, at nang marinig ito ni Gabiru ay nagulat ito at nagtataka. Isang buwan ang nakalipas pagkatapos ng Walpurgis ay mas nabuhay ang Tempest Nation sa pagdami na kanilang populasyon. Pinakita naman si Geld at Rimuru na umiinom ng alak, at makikitang tila ba na mumroblema si Geld mga kaibigan. Problema pala ni Geld ang paghahawak niya sa mga bagong salta sa kanilang bansa, dahil may mga hindi sumusunod sa utos, may mga tamad, at may mga nagtatago ng kanilang kamalian sa trabaho. Kaya naman si Rimuru ay nakipag-inuman ng matagal kay Geld upang pakinggan ang mga problema niyang kinakaharap. Sa sumunod na araw ay sinundo naman ni Rimuru si Hakuro sa dating kastilyo ni Clayman, at wika nito ay may nakita siyang ancient ruins na matatagpuan sa G-Stab. Sinabi raw sa kanya ng Dark Elves na sila nga raw ang gravekeepers, at nang malaman nito ni Rimuru ay pinakausapan muna niya si Hakuro na isikreto muna ito dahil gusto muna niya itong makita bago siya magdesisyon kung ano ang gagawin. Sa sumunod na eksena ay sa wakas at nagkaroon na sila ng pagpupulong ng lahat ng kanyang mga leaders, at sinabi ni Rimuru na maaaring ang iba raw sa kanila ay alam na siya isang ganap na Demon Lords. Kaya naman makikita natin sa mga ito ang sobrang kasiyahan sa nangyari kay Rimuru, ganun na rin si Beldora. Tinanong ni Rimuru kung tama raw ba ang kanyang pagkakaintindi na sinabihan ng lahat nila Shuna ang nasa forest, at wika naman ni Shuna ay tama raw dahil ang hindi pagpunta sa selebrasyon ng pagiging Demon Lord ni Rimuru ay pag-iisipan ng mga ito na nagre-rebelde kay Rimuru. Sinabi naman ni Binnie Maru ng pagiging counselor ni Rimuru ay nakilala lang dahil sa impluensya ng mga dryads, at ang mga naninirahan
kalangitan sa kabilang side ng ilog ay hindi nasaklaw ng mga dryads at ang pagkakaroon ng Demon Lord sa lugar ay magdadahilan ng pagsakit ng ulo ng mga ito. Mainam raw kung pupunta ang mga ito at babati kay Rimuru, subalit kung hindi naman raw ay marami namang paraan at tumawa ng malakas si Beldora. Sa isip naman ni Rimuru ay naaawa siya sa mga ito dahil hindi naman daw siya ma-open kung hindi naman pupunta upang bumati ang mga ibang naninirahan sa Forest of Jura. Wika namang muli ni Benny Maruna kung mangingilam nga raw muli ang Western Church ay gusto niyang isettle yung ginawa sa kanila noong nakaraan. Tugon naman ni Zoe dahil naging Demon Lord na si Rimuru at nasa kanilang panig na si Beldora ay maaring hindi sila atakin ng mga ito. Sinabi naman ni Shuna na noong nakipaglaban si Rimuru kay Hinata ay doon din sila inatake ng Kingdom of Falmouth kaya maaring hindi lamang yun nagkataon at may mastermind sa nangyaring iyon na may connection kay Clayman. Sa kabilang dako ay pinakita naman ang grupo ni Hinata at nagkakaroon nga sila ng holy meeting dahil sa pag-uusapan nga nila ang pagkabuhay ng Storm Dragon na si Beldora at ang bagong sibol na Demon Lord at yun nga ang ating bidang si Rimuru Tempest. Ano kaya ang mangyayari sa Kingdom of Falmouth? Ano kaya ang pag-uusapan nila Hinata tungkol sa ating mga bida? Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutang mag-iwan ng like at mag-follow na din upang updated ka sa mga susunod pa nating review. Maraming salamat! So let's proceed to shoutout sessions! And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.